Bago na-embalsamo, isinailalim muna sa mga pagsusuring medikal ang labi ng yumaong flight attendant na si Christine Dacera sa Makati Medical Center. Gusto ngayon makuha ng NBI ang ulat ng ospital kaugnay nito, pati na ang confirmatory test sa urine sample na nakuha kay Christine. May report si John Consulta. Pasado alas 6 ng umaga ng January 1, kita sa CCTV ang dalawang lalaki na ito na nagtatalo sa hallway ng City Garden Grand Hotel. Kinilala ang dalawa na sina Edward Madrid Panganiban at Joseph Darwin Macalia, ilan sa mga nakasama ng flight attendant na si Christine Dacera sa year-end party bago siya natagpuan ang walang malay sa bathtub. Ayon sa source ng GMA News, kasama ni Christine si Panganiban sa room 2209 habang isa si Macalia sa walong nasa room 2207. Bago nito, nakita pa si Christine na pumunta sa room 2207 pasado alas 5 ng madaling araw. Pasado alas 6 ng umaga, lumabas si Christine na buhat-buhat ng kaibigan na si Valentine Rosales. Sinundo na siya ni Rosales pabalik ng room 2209. Ayon sa pulisya, dapat maipaliwanag ng mga nakasama ni Christine sa room 2207 ang mga nangyari ng huling pumasok ang dalaga roon at mag-umpisang maghusuka sa room 2209. Ang mga CCTV video na ito, ibinigay sa GMA News ng isang mapagkakatiwalaang source mula sa PNP. Isusumiti ito bukas ng pulisya sa Makati City Prosecutor's Office bilang bahagi ng iahain nilang supplemental complaint. Nang matagpuang wala ng malay si Christine, isang security guard ng hotel ang tumulong na isakay si Christine sa wheelchair para ibaba sa basement. Sa kanyang sinumpa ang saraysay, sinabi ng gwardiya na maayos ang wheelchair at hindi ito makakasakit ng sakay nito. Ang pahayag ng gwardiya, isusumiti rin ng pulisya sa piskalya. Patunay raw ito ayon sa pulisya na hindi ang pagsakay kay Christine sa wheelchair ang dahilan ng mga pasa at galos sa katawan ng dalaga, taliwas sa sinasabi ng ilang respondents. Dead on arrival na si Christine nang dalhin siya sa Makati Medical Center. Sa nakuwang dokumento ng GMA News sa isang source sa NBI, 1:45 ng hapon, dumating sa ospital si Christine. Sumailalim siya sa iba't ibang medical test, kabilang ang pagsusuri para makita kung may traces ng illegal na droga sa kanyang katawan. Ginawa ito bago i-turn over sa PNP ang katawan ni Christine at bago ito na-embalsamo. Very valuable ang magiging report ng Makati Med. Tutulungan sila nung forensic findings ng NBI kasi sila mismo pinuntahan nila yung cadaver. May initial result na ang ginawang test ng mga eksperto ng NBI sa urine sample na nakuha sa isang body organ ni Dacera at maging iba pang biological samples na kanilang nakolekta. Pero kailangan pa ng confirmatory tests. We were very thorough in the collection of the pieces of evidence. We rest assure you that the discovery by the NBI of some organs will lead to a good investigative report. Sa oras na matapos ang investigative at forensic examination ng NBI sa lahat ng kanilang mga nakalap na ebidensya, dalawang bagay daw ang pwedeng mangyari. Una, ay pwedeng isumiti ito bilang supplemental evidence sa nakahain ng reklamo. O ikalawa, maaari ding mag-file ng hiwalay na reklamong NBI kaugnay sa naging pagkamatay ni Christine Dacera. Samantala, napadala na ng supina ang halos lahat ng persons of interest na nakahalubilo ni Christine sa tatlong kwarto bago siya namatay. John Consulta, GMA News.